Hindi pa may bagong empleyado tayo ngayon, guwapo daw siya. Mas bata sa'yo. Hindi siya permanent. Ilang buwan lang magkukwit din yan. Ang lang ito talaga? Ay ating senior. Ano ba masaya rito? Bakit napakaseryoso niya? Noong unang linggo mo, sabi mo masaya rito. Tama ka. Bakit siya naka-shades? Sumasakit daw yung mata niya. Talaga? May karamdaman pala siya. Siya yun, di ba? Yung lalaking to? Mukhang siya nga. Mag-isa siya. Ooy! Hala! Team leader! Merong riding in tandem na snatcher. Dadaan sila sa Jaha Road, papunta dun sa Sajik. Kararaan lang nila sa CCTV number 713. Lahat ng patrol na nasa Jaha, pumunta sa Sajik area. Sajik, Road 7. Unit 5, magpatrol sa Sajik, Road 7. Dun sa Pilon Road, Road 6. Dadaan sa Road 631. Unit 3, pumunta kayong lahat sa Pilon Road. Team leader, nawala yung suspects. Stand by, nawala sila. Unit 3, nandito na sa Pilon Road. Hanapin nyo kung nasan sila. Unit 5, nasa Pilon Road 5 na. Maghintay muna kayo dyan sa pwesto nyo. O sige. Pantahin nyo kami pag alam nyo na ang lokasyon nila. Subukan nyo hanapin sa Pilon area. Standby kami. Paano kung makataka sila? Pag umalis kami rito, makakakita sila ng butas. Maghihintay kami habang pinapanood nyo mabuti. Hindi pa rin ba alam yung lokasyon nila? Hindi pa rin kumpirmado sa ngayon. Keep standby. Nandun sila. Ha? Nahanap nyo na ba? Anong ginagawa mo? Alam nyo na ba kung nasan yung mandurukot? Standby lang kayo sa Pilon Road 6. Patrol, ano door, Unit 5, standby. Unit 3, standby. Ano bang ginagawa mo? Uy, ayun! Ayun sila! Pilon Road 8! Pilon Road 8! Team leader, yung direksyon pupunta nila, tabi ng CCTV number 824. Pilon Road 8, papunta sila sa CCTV number 824. Unit 5, papunta ng Unit 3 para harangan sila sa D-Junction. Okay, stand by! Congrats! Ako, hindi ako isang weirdong tao o taong may superpowers. Isa lang akong pasyente. Nung araw ng sports festival, elementary school, class 5. Alam mo kung saan ako papunta kaya ako tumatakbo ng mabilis? Papunta ako kay Sammy Bong. Ang aking Sammy Bong. Bigla na lang naging dahan-dahan ang pag-abot niya, maging ang pagbukas ng mga labi niya. Pati si Papa na masayang-masaya, si Mama. At saka yung kapatid kong babae. Gusto ko talagang pumunta kay Sammy Bong. Gusto ko siyang puntahan at hawakan ang nakaunat niyang mga kamay. Pero bumagsak ang katawan ko. Isang daliri? Dalawa, tatlo. Mukhang yun nga. Ibig sabihin. Bilis pa! Sige! Bilis! Ito! Pito, ibon, at kanan. Sa libro ko lang nakita ang kondisyong to. Dynamic acuity. Nakikita niya ang functional activities ng isang bagay. Kahanga-hanga ang kakayanan niya. Kahanga-hanga! At saka, hindi lang yun basta ganun. Pag nakaramdam siya ng matinding emosyon, pag nagko-concentrate siya, nagiging ganito. Nagko-concentrate nga ako pagdating kay Sammy. Araw-araw. Palagi. Mag-baseball player ka. Pag tinitigan niya yung bola, babagal yung bola. Tsak, matatamaan niya. Alam niyo yung slow video? Ibig sabihin, may abilidad siya katulad ng sa slow video data. Ganito.
ganito. Strike! Eh, bakit ako nadadapa? Sa pagkahilo. Pag tumatakbo siya, nagiging ganito yung mata niya. Nagiging isang paningin niya. Diba? Tumatakbo yung katawan, pero yung isip, tumatakbo ko. Pero yung visual information niya, paano? Bumabagal ang lahat. At ang isip, tumatakbo ko, diba? Kaya siya malilito. Okay pa rin naman kahit mag-drive siya. Pero kung gusto niyang tumakbo, hindi maiiwasan yun. Kaya, hindi rin pwede mag-baseball. Sa madaling salita, sa talas ng mata mo, hindi ka pwedeng tumakbo. Sige, ganito. Obserbahan muna natin. Pag nagpo-focus yung mata niya, magsuot siya niyan para hindi siya mahilo. Nangako si Papa na gagawa niya ng solusyon to para maipagamot ang kakaibang paningin ko. Nagtrabaho si Papa sa malayo para kumita. Dahil sa mga mata ko, nahiwalay ako kay Papa. Nalungkot ako pero... Blessing in disguise pala yun. Ang pangyayaring naging mabagal, nagbigay ng malalim na impression at nakalikha ng artistic inspiration. Kaya alam, yung mga bata, akala nila mga mata ng alien ang mga mata ko. Kagaya nito, nito, at nito. Si Sammy lang ang naging kaisa-isa kong kaibigan. Yun ang spring na nag-hello sa buhay ko. Hindi rin huminto ang daloy ng artistic inspiration. Pero hindi nagtagal, binuli na rin si Sammy ng mga bata sa lugar namin. Ginawa nila yon dahil nakikipaglaro siya sa nila lang na may kapansanan sa mata. Napaka-iksi ng spring. Kung makakatakbo lang sana ako, hindi ako papayag na iwan ako ni Sammy. Dahil sa sobrang talas ng mga mata ko, hindi ako makakatakbo. Ba't niya kinuha? Napakaganda mo. Pwede ba? Huwag mo akong pulahin. Para masira ang mata ko, nanonood ako ng sobrang lapit. Pero, ang sarap talaga manood ng drama eh. Sa TV dramas, ang daming astig na lalaki. Natuto ako sa mga lalaking yun. Natuto ako kung paano magsalita. Natuto ko kung paano umarte. Teka. Umamin ka sa akin. Matagal mo na ba ako niloloko? Kahit pa, walang kwenta ang mga natutunan kong yun. Maliban sa 2 o 3 beses na check-up sa ophthalmologist, wala akong ibang dahilan para lumabas. Wala akong kalaro. At ayoko rin makipaglaro sa bahay ng kaibigan. Teka lang, umamin ka. Sinabi niya ba talaga yon? Hindi nga. Ang loob ng beauty salon, ang tanging naging mundo ko. Para makatipid ng pamasahe, hindi umuwi si Papa kahit na holiday. Hanggang sa naaksidente siya sa trabaho at namatay. Ngayon, ang tanging lalaki na lang nakilala ko ay si Dr. Sok na ophthalmologist. Jason, isipin mo mabuti ang bagay na to, ha? Bago mahuli ang lahat, tignan mo ang mundo sa labas. Tinatawag ng mundo ang pangalan mo. Hindi ako curious sa mundong ito. Sa mga tunay na tao na nabubuhay sa labas ng drama at sa paraan kung paano sila nabubuhay. Pero sa panonood ko mula rito, pareho lang naman ang pamumuhay nila ron sa drama.
Isa lang ang pinagkaiba, live broadcast to at hindi scripted. At wala rin supporting actor. Lahat sila umaarte at silang lahat ang bida. Sila ang bida sa mahigit 200 episodes ng drama. Hindi talaga boring to. Paggabi, naglalaho sa eksena yung mga hindi abala. Yung mga nalulungkot naman nasa kalsada. Yung batang mag-isang inaakyat yung slope. At yung lalaki naglalaro mag-isa ng baseball. Ang lungkot nilang panoorin. Parang gusto ko silang samahan. Magagalit kaya sila sa akin? Para sa isang taong walang mga kaibigan eh. Hindi nagsasalita. Pag nagsalita, konti. Ako lang ang kinakausap niya. Kung ganun, ibig mong sabihin, nagkukwento siya sa'yo? Siguro kasi may pagka-professional ako kung tingnan. At isa pa, sa itsura at edad ko rin, medyo pareho kami, kaya feeling niya close kami. Posible nga. Edi, mahusay siya, pero mukhang mahihirapan tayo sa kanya. Kaya, Dr. Berto, ikaw nang bahala sa kanya, ha? Sige, huwag ka na mag-alala. Gagawin ko siyang successor ko. Babantayan ko hanggang sa huli. Sa loob ng 2 years, akong bahala sa kanya. Ball. Ano yan? Ball. Nakikialubilo ba siya? Para naman siyang siraulo niyan. Ah. Anong ginagawa mo? Sandali lang. Anong binabalak niyang gawin? Wala ka naman eh. Alam ko. Kung wari na lang, hindi mo nakita yun ha. Wala ka nakita. Halika ka na, magbuo ka na. Arting natural lang, huwag ka tumingin. Pagod ka na ba? Pakiramdam ko rin. Wala rin naman pagkakaiba ang buhay ng mga tunay na tao sa dramang nasa TV. Yun ang pananaw ko. Ang daming monitors dito, kaya excited ka magtrabaho. At saka ano, napakarami rin channels dito, di ba? At hindi lang yon. Ano, malamang may paborito kang channel, pang first class collection. Ah, next time, bibigyan kita na sa akin. Manong. Mag-usap tayo ng ganyan pag close na tayo. Kinakausap lang naman kita eh. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 19, 20, 21, 22, 23. Gumagawa ka ba ng homework? Hindi. Teka, isa bang klase ng exam yan? Hindi. School training? Hindi ako kasali sa school training. Hayaan mo na lang. Diyan ka na. Teka lang. Mga ganyan gumising, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sandali. Isang mapa ba yan? Parang isang picture. Ang manong na to. Bakit ba ang kulit-kulit niya? Mahalaga ang first impression. Dapat hindi siya ganun. Manong, teka. Saan ba kayo madalas nagpupunta sa buhay nyo? Ha? Ako? Ganyan. Dapat ako nagtatanong. Madalas ako nagpupunta ron sa... Sa Mama's Market. Dun sa Mama's Cake Shop. Sa Mama's Bathhouse. Sa Dongseng School. Sandali lang. Bakit parang may kulang? Hmm? Tama. Girlfriend. Wala kang girlfriend? Yung bahay niya. Sa drama lang yun.
mga astig na bidang lalaki lang ang nagkakaroon ng girlfriend. Pero kahit ako, may tao ring naalala. Bakit? May pupuntaan ka? Ah, maganda ang panahon ngayon, di ba? Autumn ngayon, ang panahon kung kailan gusto mo masyal ang mga girlfriend. Tama ako, di ba? Lagi siyang nasisinaga ng sikat ng araw. Teka! Ang ginagawa mo rito? Miss, nandito ako para sa interes nyo. Hindi ba direktang napupunta sa'yo yung koleksyon sa renta? Tama, yun na nga. Dapat sa akin yung binibigay yung bayad. Ay, akin na kasi yung account number para tapos na. Ma'am, pasensya na kayo. Hindi naman po importante to. Saayan ako sa kanya. Dapat talaga binabayaran yung renta. Pag ganito may problema yung bahay, hindi ako mapalagay. Pasensya na po. Oy, kailangan mo ba talagang mang-istorbo ng mga tao ng ganito kaaga? Nakita mo na. Nahihirapan ka rin, di ba? Sinubukan kong ayusin to ng palihim para na rin sa'yo. Bakit nang aga mo nagtatrabaho? Kahit may muta, maganda ka pa rin, ha? Ay. Eh, teka. Teka, sandali lang. Ano ba, miss? Yung interest lang, hindi mo pa rin mabayaran sa oras? Ibenta mo na kasi yung bahay na yan para yung bank loan at yung utang mo, mabayaran mo na. Iniwan niya na mayapa mong ama para sa'yo. Iniwan niya sa'yo yung bahay kasama ang tambak na utang. Kaya, nakakadiri, anino ka ba? Bakit kinakatayo dyan, ha? Kilala mo ba siya? Mukhang siya na nga. Ang sinag ng sikat ng araw, pati na yung bahay. Nangutang ka rin ba sa iba? Kainis. Huwag ka nga epal dyan. Ay, miss! Pero baka hindi siya yun. Yung batang nakita ko sa CCTV center, first time ko siya makita ng malapitan. Alam mo ba na sa lugar na to, ikaw ang pinakamaagang gumigising? Nice to meet you. Lagi kang pinapanood ng kuyang to. Huh? Yung lalaki nagbe-baseball.
Madali pala siya makita. Paano ko ipapakita ang natutuwa ako? Huh? Siya nga ba yun? Hoy! Sira ulo ko talaga! Ginawa ko yun dahil natutuwa akong makita ka. Sinigawan mo ako, gawang sira ulo. Yung Pilon District. 110044. Wow! Ayusin mo na, Dil. 110062. Wow! May kakaibang talento ka talaga, no? Ang talento ko, mag-part-time job. Medyo matanda ka na. Kaya mo bang mag-dance, sing at act? Naghanda ako para sa acting. Eh, sayo. Ha? Hindi. 5, 6, 7, 8! Papapapam, papam, papam! Mukhang kailangan kong humingi ng tulong kay Manong. Manong, pwede mo ba akong samahan? Tayong dalawa, hmm? Hindi kaya... Kuya... Mukhang yun nga. Mahalaga sa relasyon ang komunikasyon. Magsisimula yung paghawak mo na yung payong. Para sa babae, talaga mahalagang bagay na to. Hanggat nakikinig ka sa lahat ng payo ko, sigurado mapapasagot mo siya. Sundan. Sa gitna ng ulan, naroon ka. Ah, ano raw? Ay, talaga naman no, sira ulo. Ay, may tililing. Ay, magbabaliwak sa'yo eh. Ay! Pati si Sammy, isa ring runner. Ang bawat sports competition, pinaghihirapan niya. Ay, nako. Nainip ba siya sa haba? Eh, kahit doktor ako, hindi ko pa rin maintindihan. Hindi bale, may kasama pa naman akong doktor. Dati bulaklak lang, ayos na. Pero ngayon, laos na yun. Hindi, may lohika ang sinasabi mo. Kailan ka ba nagbibigay ng bulaklak? Pag ceremony. Ano pa? Graduation. Tama. Kaya lang, bukas ang florist araw-araw. Astig, di ba? At sino bibili ng bulaklak? Kanina niya yun ibibigay. Hindi nakakapagtakang doktor sila. Napakalalim ng argumento nila. Mama, sigurado ka bang okay lang talaga to? 20 taon ko nang ginagawa ang trabahong to. Ang mga teenager ngayon, ganitong gupit ang gusto. Hindi ako fan ng gupit na yan. Direk, siya na yung last. Hello? Hello, Direk!
na ako. Teka lang. Tapos na. Huwag ka lang pumunta. Sandali. Pwede bang pakinggan niyo muna ako kahit isang beses lang? Kung ganun, dito na lang ako mag-audition. Okay? Bulaklakang dahilan, kundi ikaw kaya Spring na. Ikaw na naman. 1980s ba ngayon? Kung maliligaw ka, magbigay ka na lang ng isang dosena ng ramyun. At saka ano ba klaseng concept yan? Pwede bang tanggalin mo na nga yung shades mo? Alam ko may tililing ka, pero sobra na itong ginagawa mo sa akin. Sammy Bong! Ako to! Ako si Jason nyo! Kung ganun yun ang dahilan! Wow, isang milagro to! Grabe! Pero Sammy O ang pangalan ko. Nabasted ka dahil sa gupit mo? Hindi. Nagustuhan niya yan, diba? Mali ka naman ito si Mama eh. Kung gumastos ka, hindi sana hindi nagkaganyan. Si Mama kasi kung anong gumastos. Maling Sammy yun. Hindi siya si Sammy Bong, kundi si Sammy O. Imposible nga maging ganun siya. Hindi maganda ang babaeng yun. Anong kailangan para makalikha ng ganitong drawing? Jason! Hindi ka ba papasok? Kahit hindi ako pumasok, okay lang. Nagawa na ang dapat gawin. Ano? Pag pumasok daw ako, lalong lalala ang mata ko. E di pumasok ka at sabihin sa kanila na magre-resign ka na! Forty-five, forty-six, forty-seven, forty-eight, forty-nine, fifty, fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-four, fifty-five, fifty-six, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty. Aray, ang bigat. Aray, ang balak ko. Aray ko, aray. Teka lang. Nakita mo nang may magandang babaeng nahihirapang magbuhat dito tapos hindi ka man lang huminto para tumulong?
Hindi kita nakita. Anong hindi mo nakita? Ano ba? Pareho tayo ng daan. Teka lang. Sino ba si Sammy Bong, ha? Ayon sa kasabihan, marami tayong mauunawaan pagtanda natin. Pero magmula nun, parang tadhana na Teka lang. Sabihin mo na lang kung sino siya. Gusto ko siya. Uy! Wala kang lakad ngayon? Manong, gusto ko nang mag-quit sa trabaho. Ha? Ganun? Matagal na panahon na mula nang muling bumalik ang inspirasyon. Makinig ka. Pwede ba pag-isipan mo na mabuti to? Alam mo, ang trabahong to, kailangan ng... O sige, Manong, ha? Kita tayo bukas. Anak ng tupa. Bakit hindi siya makisama? Pag kailangan niya ako, tinatawag niya akong kuya. Pag hindi, Manong ang tawag niya. Gano'n ba kalaki ang agwat ng edad namin? Kuitsura at edad ng pagbabasaya, paano ako naging Manong? Anong umuwi na lang ako at magtanim? Pumasa kaya ang anak mong babae sa audition? Ngayon? Siyempre naman, nagsiselebrate ako, no? Mga tao. Sakit ang pagkain dito, no? Siyempre naman, marami akong bisita, no? Ma, sandali, tatawagan na lang kita uli. Kesa bulaklak, mas gusto mo to. Gusto mo ba may gawin tayo? Heto. O, ito pa! Waiter! Teka, ang haba nitong nakasulat. Huwag yung pinakamahabang linya. Yung pinaka-okay sa'yo. Oh, sige, kunwari nasa shower ako ngayon. Oh. Walang kuryente ngayon sa loob ng pamamahay ko. Hindi ko alam kung paano ako magtipid. Sino pa ba ngayon na nagsisindi ng switch ng ilaw? Kachak! May tao pa riyan? Ang galing. Tama. Hindi naman siguro pangit yung pag-arte ko, di ba? Natural kang umarte. Anong talent mo? Sumalo. Ibabato ko to, ha? Ibabato ko na to talaga. Galing naman niya. Oo nga. Ano ba yan? Oo nga. Kanina pa yun. Sabi. Anong naman naman sulat?
5. Wow. 64. Ayos na. Ha? Ilan na? Patingin mo. 438! Ang galing mo! Ibigay niya na lang sa akin yung kutsara na gagawin kong remember! Hindi pa spring. Pero naaamoy ko na mga bulaklak. Pakiramdam ko lalo akong lumalakas dahil sa halimuyak na to. Ganon nga talaga mga tao. Tuwing pinapanood ko siya sa CCTV, madalas nawawala siya. Curious ako kung saan siya nagpupunta. Pag nawawala siya, nag-aalala ako. Naglalakad ako sa kalye kung saan siya dumaan. Yung mga daan na hindi pa rin nalalagyan ng CCTV, marami pa rin. Hindi ko inakalang ganito pala karami ang daan dito. Sa pagsunod sa kanya, ang mundo ko lalong lumaki. Grabe yung detalye. Para minemorize na lahat na iskinita. Bakit siya kailangang bilangin yung hakbang? Habang naka-shades, hinahawakan ang mga pader. Baliw ba siya? Anong trabaho mo? CCTV Control Center. Anong klaseng trabaho yan? Buong araw na nanonood. Permanente? Hindi. Contractual employee ka? Hindi ka takot masisante? Kasi, tumatanda na rin kasi tayo. Masaya sa trabaho. Kung nasa CCTV center ka, may mga taong nanonood sa likod ng kamerang yan? Nanonood ka araw-araw. Pero masaya ka pa rin doon. Alam mong tawag doon? Siguro yung puso ko masaya. Kahit ngayon lang tayo nagkakilalang dalawa. Itong sofa, inilagay mo tong sofa rito kasi nag-alala kang sasakitan pa ako dahil sa paglalakad. Pinagtutuunan mo talaga ako ng pansin. Kasi, alam mo, ako kasi... Gwapo ka, di ba? Kung nung
nakapasa ako sa audition, kinongratulate ako ng lalaking yan. Perpekto na sana ang araw ko. Mukha namang hindi siya naiiba sa atin, pero mukha siyang boss. Malamang may kotse na siya. Magmamaneho ng isang kotseng maganda para lang mag-sightseeing. Magiging presko ang hangin. Dadalhin ng hangin ang mabangong simoy. Ikaw, may kotse ka na ba? Wala pa. Sige, mauna na ako. Sumunod ka na lang, ha? Yung lalaking yun, mahilig siyang sumulyap sa akin. Kung ako yun, tititigan kita. Kilala mo yung lalaking yun? Ha? Sino? Ayun o. Gusto mo ba ng Kenya? Kaka-roast ko lang. Kenya? Hindi pa ako nakapunta ron. May kotse ka? Tsa! Nga. Anong klase? Ah! Oo, meron. Maraming klase. Walang hiya. Oh, uy! Kenya mong mukha mo. Huwag ka mayabang porke nakapunta ka na sa Kenya. Sige, tulak pa. Hayaan mo na lang yan dyan. Saan niya inilipat yan? Balang araw, maglalakad siya sa daangyan kasama yung lalaking yun. Kuya, kahit magkakotse ko, tinitiyak kong hindi ako makikipag-date sa kanya. Ha? Huh? Isa siyang peking Sammy Bong. Sammy O. Kahit ang limang daliri niya, magaganda. Kuya, may kotse ka? May titulo ako, doktor ako. Dapat ba magkaroon ako ng ganong bagay? Kotse? Meron ako. Pero binenta ko na. Pambili ng pagkain ng anak ko. 10 taon lang anak ko. Pero para siyang baka kumain. Para siya may 2 tiyan eh. Lahat na lang kinakain niya. Huh? Everything! Nom, nom, nom. Kung yung kotse, nakakain din, malamang hindi ko na binenta yun. Uy, mama. Ay, mama. Ano? Magsalita ka na! Wala ba tayong kotse? Kung ano-ano talagang tinatanong ng batang to. Dr. Sok, may kotse ka? Wala. Ah, Jason, nagtatrabaho ka pa rin doon? Ay, bakit nagtatrabaho ka pa rin doon? Huwag ka na kasing pumasok sa lugar na yon. Maghanap ka ng iba. Mountain climbing, sightseeing. Humanap ka ng ibang experience. Ngayon kasi, may pinapanood akong gusto ko. Magpa-check up ka bago umalis! Malinaw na? Pareho lang. Pareho? Oo. Oh. Pareho pa rin? Oo. Okay na. Sige. Imposible yun. Teka lang. Pasensya na, ha?
La 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 la. 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 Oh, ano, masaya ka? Ha. Nag-quit ka na raw sa mini mart. Ay, gagawin kitang boyfriend kung magandang trabaho mo. Hindi pa ba sapat na nagtrabaho ko bilang courier? Kaya ko na itong mag-isa, kaya mauna ka na. Gusto mo kasi maging musical actress na walang kasiguraduhan kung kikita ka, di ba? Hoy! Nababaliw ka na ba? Tingin mo ilang taon ka na? Hoy, alam ko kung ilang taon na ako. Pwede ba umalis ka na? Buisit! Napakasama mo! Oo! Napakasama mo talaga! Isa kang baliw na tenant! Hanggat ako nangongolekta sa utang mo, dapat magbayad ka na agad! Pag yung mga kasamahan ko nakaharap mo, magiging inutil ka talaga! Kung ganon, sinasabi mo bang inutil ka? Buisit ka, ano yun? Ano uli yung sinabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo. Gusto mo talagang masaktan, ha? Inutil ka. Walang iya ka talagang babae ka! Sorry! Ano yan? Sino naman ang mga yan? Ah, yan ang kailangan nyo. Sundalo ba kayong dalawa o nagpapasikat lang? Teka, Jason! Sakay na. Bilisan mo, oh! Military ba kayo? Di ba, may kailangan ka pang puntahan ngayon? Bilis. Sumakay ka na. Ano ito? Bilisan mo, oh! Sakay. Hoy! Teka, saan ka pupunta? Hoy! Sandali lang. Halika rito. Hoy! Teka, ano bang ginagawa mo? Ha? Visit ka! Ano bang ginagawa mo? Maghihintay ako. Babalik si kuya at susunduin niya ako. Ano ba? Buisit ka! Baliw ka ba? Maglakad tayo habang naghihintay. Pambihira! Hoy! Mabuti pa, tumakbo ka na! Sige, magsalita po kayo. Maraming salamat! Ang ginagawa niya? Oo, ngayon. Ilala mo? Hindi. Ito yung dahong tutupad sa wish pag nasalo natin bago mahulog, diba? Mukha yatang walang CCTV sa lugar na to. Talaga? Pero, saan mo gustong pumunta? Ha? Huh? Pag nag-drive, kung may kotse ka, saan mo gustong pumunta? Ah, si Mama. Pagkamatay ni Papa, naging magsasaka. Hindi ko gusto sa probinsya. Pero isang liko mo lang, dagat na agad. Yun yung parteng gusto ko.
Paano ako mamamasyal kung may trabaho ko? Kapag nawawala siya sa CCTV, alam ko na kung saan kalye siya dumadaan. Nabanggit niyang gusto niya ang dagat. Paano ako makakapag-drive? Walang may kotse sa mga kasama ko. Out! Sa mga nakapaligid sa akin, walang may kotse. Itong bus na to, sa'yo ba? Kilala mo ba ako? I trust you. Salamat sa tiwala ni Kuyang Baseball Player, yung mga bidang artistang nakita ko sa CCTV monitor, nakasakay ko sa bus. Gusto ko sana silang batiin pero baka masigawan lang ako. Parang pagod na pagod ang lahat. Pakibukas! Pakiramdam ko ako yung lead actor. Nakaka-proud naman. Pero parang abala ang lahat. Abalang-abala. Gaya nung nakita ko, maganda sana kung magdadahan-dahan sila. Ang dagat. Gusto mo? Ayoko sa dagat. Bato mo na yung bola. Maganda kaya sa dagat. Magugustuhan mo ron. Ayoko pa rin. Gusto mong pumunta ron. Hindi kaya. Gusto mong pumunta ron. Hindi ko gustong pumunta ron. Holiday bukas. May lakad ka? Doon lang ako sa bahay. Teka, alam mo yung 1-0-2-0 sa Badok game, di ba? Ha? Huh? Sa board game na yon, lalagay mo ng bato yung mga bakanting posisyon para hindi makagalaw yung kalaban. Ang tawag doon, zeros. Parang bahay ko. Walang bumibisita. Walang makakapasok. Nilalaro mo kahit ano? Maliban sa lalaki. Misim. Holiday bukas. Kaya naman, may tatanong sana ako eh. Yayayain mo ba ako makipag-date? Hindi. Hindi naman sa ganun. Yung pinsan ko kasi, bigla na lang siya may importanteng gagawin eh. Ang gusto mo, pumunta ako sa family event nyo? Pamilya mo yun. Ang kapal niyang tanungin ako ng ganun. Ibang klase. Guys. Huh? Kasi meron akong kaibigang lalaki. Nung elementary kami, meron siyang babaeng talagang gustong-gusto noon. Ngayon, 30s na siya. Nakita na naman niya yung babaeng yun. Pero hindi siya nagtatrabaho ng seryoso. Ang weirdo ng trabaho niya at wala siyang inatupag kundi maglaro. Tingin niyo, anong dapat niyang gawin? Dapat matauhan siya. Huwag na siya makipagkita. Madi-disappoint lang yung babae sa kanya. Sammy, kung ngayon ko palang aarte, kailan ka magiging lead actress?
Hindi pa tapos yung problema? Hindi. Hindi pa eh. Ay, teka. Gawin yun ang paraan. Ano bang plano nyo? Nakalam, purong gagawin natin. Ano yung bayo sa teacher? Nakaraw na kaya. Nakalagot tayo yun eh. Ay, mga batang yun. Natatakot ang mga tao sa dami nila. Bilis! Ayun na yung bus! Tigil! Hinto! Ay, sa wakas. Wow! Grabe, laki talaga ng coaching to ah. May hindi pa nakakababa ah. Mister, saang lugar ka ba galing? Doon sa Jongnok, Pilon. Okay. Pero saan ka naman pupunta ngayon? Sa Busan, Hyundai. Officer, hindi naman po kami magdadagal. Hindi po kami mag-overnight doon. Ay, nako. Ngayon lang ako naka-experience ng ganito. Mister, alam mo ba kung bakit local bus ang tawag sa local bus? Kasi meron silang distrito. Doon lang ang ruta nila. Kaya bakit nandito ka? Ay, kung ganun, sige. Eh, paano kung sa Incheon na lang? Walang overnight. Uuwi agad. Bakit lagi mong minomonitor kung pwede mag-overnight o hindi? Teka, eh bakit naman yung bus na yun pwedeng dumaan? Bakit ako lang ang hinuhuli mo? Discrimination yan, Manong. Ganun talaga kasi express bus yung bus na yun. Yung bus mo, local bus. Hindi ko alam, dadaan ako, paraanin mo ako. Ang kulit ng isang to. Uy, pwede bang bilisan mo na nga lang at bumalik ka na sa ruta mo? Ay, buisit! Hindi mo ba alam kung gaano kahirap mag-part-time job? Alang makakakilala ko ng maraming tao. Maganda kung makikita ko sila palagi. Nakakainis. Pupunta pala tayo sa dagat. Mahirap sabihin kung yung kasama natin senyorito masigla o hindi. Teka, masigla ka ba o hindi? Kasi nangihina rin niya natutulog sa biyahe. Anong sinasabi mo?
Pasalamat kayo ngayon at natutulog ang papa ko. Sa oras na magising ang papa ko, kayong lahat, wala kayong laban sa kanya. Totoo yun, hindi ako nagsisinungaling. Mukhang hindi ka nga nagsisinungaling. Ay, dapat talaga pumunta tayo sa dagat. First time ko makakita ng taong nagpupursige. Ha? Dun sa sidewalk, nung kumakanta ka, mahusay ka, naiinggit ako. May sakit si Papa. Lagi siyang nakakatulog. Pero magigising siya pag tinawag ko siya. Sa lugar na to, ano maganda? Kabisado mo to. Bakit? Benjo, paano kung isang araw masalubong mo ako sa daan? Ikaw bang mauunang babate? Bakit? Wala lang. Bakit naman? May latest result na tayo tungkol sa paghanap sa nawawalang babae. Conclusion ng mga pulis, hindi ito kaso ng missing person, kundi kidnapping. Yung may-ari ng sasakyan ang pinaghihinala ang main suspect. Sa ngayon, nakumpirmang umalis na nga ng Seoul yung suspect vehicle na yan, pero hindi ibig sabihin makakampante tayo. Pag humupa ng tensyon, malamang babalik siya uli sa Seoul. Isa pa, walang garantiyang hindi na uli mangyayari to. Pag may nakita kayong sasakyan na katulad ng sasakyang yan, ang una niyong gagawin ay kumpirmahin ang plate number. Tapos, maraming kaso ng krimen na nangyayari sa mga lugar kung saan wala pang CCTV. Kapag may taong nawala sa monitor screen, alertuhin nyo na ang lahat. Alam mo bang nakakatakot ang mundo? Pinapanood mo lang ako buong araw? Wala kang trabaho? Trabaho ko yun. Hindi lang ikaw ang pinapanood ko. Jason? May gusto ka sa akin? May gusto ka sa akin kahit na hindi naman ako yung magandang Sammy mula sa alaala mo? Gusto mo pa rin ako? Oo. Kung magdi-date tayo, patingin ang mata mo. Sa mga mata, nababasa ko yung nararamdaman. Gusto mo nga ako, yun ang malinaw. Malamig daw ang winter ngayon. Para to sa gasolina ng bus.
sa dagat. Thank you, Jason, ha? Magagawa kong titigan ka lagi. Gusto mong pumasok muna? Ano, gusto niyo magtsaa bago kayo bumalik doon? Kaya lang, baka busy kayong dalawa. Ay, hindi kami busy. Kung gusto namin magtsaa, parang gusto ko nga magtsaa. Pasok tayo. Hindi. Bumalik ka. Uy, bakit? Malinaw na inimbita ako ni Sammy na magtsaa sa loob. Bumalik ka na dun. Magtsatsao muna ako. Sabi nang bumalik ka na eh. Balik na dun. Balik na. Sayang naman yung effort ko sa pagpunta rito. Ay, tulak mo. Alis. Alis. Sige, busin niyo naman! Huwag kayo magtitira na kahit ano! Tama! Sige! Labas! Huwag niyo kumuha ka ng gamit ko! Labas! Ikaw lumabas! Labas! Ang sabi ko, mamayaran ko kayo! Layas! Hindi! Dapat noon ka palagbayan eh! Awa na kayo! Labas na! Mamayaran ako! Huwag niyo kumuha yung gamit ko! Tama na yan! Akin na yan! Akin yan! Aray ko! Alam mo ba? Pag mas matagal kang nabubuhay, mas nararamdaman mong mas maganda ang nakaraan. Pakiramdam ko mas maganda ang dating ako. Kahit buhay ako ngayon, confident ako kapag alam kong mas mabuting lagay ng ako noon kesa ngayon. Nako, nakakairita talaga. Wala akong balak na patuloy na itago ang bagay na yun sa'yo. Patawad. Kaya lang, nung bata tayo, pag may problema, tinatakbuhan ko lang. Lalo tuloy akong nahihiya sa'yo. Pero maliban doon, ikaw ang taong minsan kong nagustuhan. Ayokong malaman mo na naging ganito ang buhay ko ngayon. Ngayong alam mo na, ang lungkot, diba? Uy, ano naman kung Sammy Bong o Sammy O na ako ngayon? Ang mahalaga ako pa rin ng parehong Sammy. Ako rin, matagal nang
iniingatan ng drawings mo na binigay mo sa akin more than 10 years ago. Ganito na sila, hindi ka ba natatouch? Ang mga drawings na to, talagang gustong gusto ko. Pakiramdam ko, hindi na ako makakapag-drawing. Isang segundo lang, di ba? Katulad lang to ng mga napapanood ko sa drama, di ba? Dr. Sok, babalik din ako sa dati. Okay lang ako, di ba? Jason, huwag kang tumakbo o magpagod uli. Maliwanag? Ha? Huh? Ito na yung final amount na accounting niya. Transfer ko na. Binento mo yung bahay? Sa wakas, natauhan ka na. Sure kang aalis ka na? Wala na akong matitirhan ngayon. Ayaw mo ba akong kupkupin? Huwag mo kaming kalimutan pag sikat ka na. Ang aga pala, sing na agad. Sa inyon, Ilwa Road, CCTV number 529, may dalawang nag-aaway. Katatapos lang ng away, ngayon umiihi na yung isang lalaki. Di bale, pakicheck nyo na lang po. Ang bilis naman magbago ng isip ng mga lalaki. 20 minutes na siya natutulog doon. Subukan nyo nang gisingin siya. Ikot-ikot doon yung coaching yan? Ako. Nakita yung suspect vehicle sa kidnapping. Inyon Inwa Road, malapit sa CCTV number 638. Hindi pa lumalabas yung suspect sa kotse, hindi pa kumpirmado. Kailangan makumpirma kung yan bang suspect o hindi. Dapat mahuling yung suspect sa akto. Sabihan nyo kami pag lumabas sa kotse at lumapit sa babae yung suspect. Standby muna kami sa area. Inyon mo, team, umalis kayo agad. Saan direksyon papunta ngayon yung kotse ng suspect? Papalis na ngayon yung kotse ng suspect, papunta sa Dongsung Road 5. Dongsung Road 5, Dongsung Road 5. Papunta na siya sa Dongsung Road 9. Pumunta kayo sa Dongsung Road 9. Papunta na sa Yangyong Road 1. Papunta yung suspect car sa Yangyong Road 1. Suspect car sa Yangyong Road 1. Expected to pass sa Yangyong Road 1. CCTV number 114. 5, 4, 3, 2, 1. Bilisan nyo. CCTV number 114. Nakita nyo na ba? Hanapin nyo sa kalapit na area. Siguradong dadaan siya ron. 5, 4, 3, 2, 1. Nasa area na yung patrol. Advice nyo na lang ang hinihintay. Sabihan nyo lang kami pag alam na ang lokasyon ng suspect. Inaalam pa.
Saan siya nagpunta? Alam niyo na kung nasan siya? Team leader, nawawala siya eh. Nawawala? Hanapin mo uli mabuti! Nasaan siya? Saan niya balak pumunta? Alam na natin nasa area siya ng inyo. Kaya lang, marami pang lugar doon na wala pang CCTV eh. 5, 4, subukan niyong hanapin uli sa lugar 2, kung saan huling nakita yung 1. Kotse ng suspect. Posible rin bumalik siya doon sa Dongsung area. Subukan niyong hanapin doon. Bumalik ka! Standby kayo sa Inhon. Standby, standby. Lahat ng patrol car, standby sa area, Jason! Malapit sa Inyon. Inuulit ko, lahat ng patrol car, standby sa area, malapit sa Inyon. Standby muna kayo sa Inyon. Suspect sa Rionpi Road? Sigurado ka? Sigurado ka ba? Standby. Standby muna. Mas mabuti kung magpadala ng unit sa area kung saan unang namataan yung sasakyan. Yung ibang unit, standby sa area ng Inyon. Unit 5, pumunta kay lahat sa Ilwa Road at standby kay Ron. Unit 5, pumunta sa Ilwa Road at standby kay Ron. Bago makumpirma yung eksaktong lokasyon ng suspect, lahat ng unit, standby muna sa mga pwesto nyo. Hello? Arman? Dr. Byung, alis ka rin? Bilang mentor niya, nakita ko yung mapa dinodrawing niya. Akala ko ginagawa niya yun dahil babagod siya. Buong akala ko weirdong tao siya. Pero si Jason... Ano bang ginagawa mo ngayon? Hindi siya nakakakita sa ngayon. Sammy.
Okay ka lang ba, Jason? Sammy, okay ka lang? Ikaw, bakit ka ganyan? Kasi, nag-alala ako sa'yo. Tumakbo ako. Hindi ko napansin. Siguro nataranta ako. Okay ka lang? Parating na rito ang mga pulis. Huwag kang mag-alala. Okay na. Hindi ka dapat tumakbo. Pag tumakbo ka, mahihilo ka. Tama ka. Pero ngayon, nagawa akong tumakbo. May pagkakataong gaya nito. Dahil nakatakbo ko ngayon, nahawakan kong kamay mo. Ako ang humawak sa kamay mo. Munti ka nang mabundol. Okay lang, Sammy. Malapit nang dumating ang mga pulis. Okay ka lang? Sumama ka muna sa akin, miss. Tapos na yung insidente dito. Nakatakas yung suspect. Dadali namin dyan yung biktima. Ayos ka lang. Wala na siya. Manong, umalis na ba yung babaeng nandito? Ako ang Kuya Berto mo. Okay ka lang? Kuya. Bisit. Ang astig ng inuha mo kanina. Nakatakbo ka. Sigurado ako na-touch siya. Kuya. Hindi ako okay. Please, awakan mo ako. Hindi. Please, awakan mo ako. Nalaman kong mabubulag ako, kalmado kong naisip. Dapat kong pag-aralang mabuti ang lahat ng kalye at iskinitang dadaanan ko sa lugar na to. Pero nung makita kita uli, hindi na ako mapanatag.
Naihanda ko ng sarili ko. Huwag na kayo mag-alala. Mula sa bahay natin hanggang sa doktor at mula sa bahay natin hanggang sa palengke, sa school ni Jenny, hanggang sa bahay. Kaya ka ba naghanda ng ganito? Dahil tinatawag ka na lang mundo? Dapat lang na alam ko kung saan ako nakatira, di ba? Wala na rin si Papa. Bilang lalaki, dapat suportahan kong pamilya. Mama, ano pang pwede kong gawin? Totoo bang pag nabulag, wala na akong pwedeng gawin? Matanda na ako. Napakagandang lalaki naman ang anak ko. Kung bulag ka na, ano ngayon? Nakapaglalakad ka pa rin mag-isa. Oy, kumpara nung nagkulong ka sa kwarto at anood ng drama at ayaw magsalita, mas maayos ka ngayon. Ano pang pwede kong gawin? Dr. Sock! Oh, Jason! Ano yan? Ganito bang itsura ko? Mukha akong fierce.
Kahit hindi na ako nakakakita pa, naaalala pa rin kita. Ang mukha mo, ang paglalakad mo, ang buhok mo, at saka ang tawa mo. Kahit hindi na ako nakakakita pa, naipipinta pa rin kita. Ah, noong mga panahong yun, ano nangyari sa kidnapper? Pelikulang ito ay atid sa inyo ni Sweebot 75. Itay! Hoy! Anong kailangan mo, ha? Anong tinitigit-tigit mo dyan? Walang kaya, ha? Ang kapal ng mukha mo, ba't ka nanonutok na kutsiro sa bata, ha?
Di mo ibababa! Buisit! Arestado ka!